Nagbabalik po ang tulong ko, pasa mo. Sa turo ko, pasa mo. Sasagutin natin ang tanong ng bayan. Bakit maraming anak mas mahal ang nanay kaysa sa tatay? Sa ating episode na Daddy, I Love You. Eh, pag-usapan po natin. Alam mo ba? Mas maraming anak daw ang mas mahal ang nanay kaysa sa tatay. Ayon sa isang pag-aaral na ginawa po sa Amerika, ito daw po resulta ng kanilang pag-aaral. 3 sa 4 na anak ang mas mahal ang nanay kaysa sa tatay. Hindi ko po sinasabing yan po ang nangyayari sa inyo. Ito po yung pag-aaral na ginawa po sa Amerika. Siguro sasabihin nyo, eh sir, ba't hindi natin gawin dito sa Pilipinas? Sa Pilipinas po kasi kulang tayo sa mga survey at pag-aaral na ganito. Pero po tayo matututunan dito po sa pag-aaral na kahit ginawa po sa Amerika. Okay, susunod po po na kailangan natin maintindihan. Sa Amerika daw po, okay, tuwing Mother's Day, gumagastos daw po ang mga Amerikano para sa kanilang mga nanay ng $21 billion. Kumpara naman po na ang ginagastos nila pag-araw ng Father's Day. Ang ginagastos daw po nila is $12.5 billion. Dito po makikita na naman natin yung malaking pagkakaiba. So mas malaki po ang ginagastos sa mga nanay kaysa sa mga tatay. Ano po ibig sabihin nun? Hindi ko po alam. Pero baka pwede kasi baka mas mahalaga daw yung nanay kaysa sa tatay. Hindi ko po alam. Kayo po mapagsasabi niya. Dagdagan po natin ang ating pag-aaral. Ayon po sa isang pag-aaral na ginawa ni Tilimon ng ito daw po ang kanyang resulta. 47% ng mga bata reporting that mom are the most influential relationship compare only to 20% of their dad. Ibig sabihin, mas importante daw yung relasyon ng nanay kaysa sa relasyon ng tatay. Sila po nagsabi yan. Hindi po ako. Ito po tanong ko. Bakit? Bakit kaya nangyayari? Ang tanong, nangyayari kaya sa Pilipinas yan? Para mas maintindihan natin mabuti ito po. Sa totoo lang, gusto ko po sa totoo lang, wala namang makakaalam ng sagot nyo. Ikaw mismo, ikaw, habang nanonood ng aking video right now, sino ang mas mahal mo? Nanay mo o tatay? Sige po, pag-isipan nyo lang mabuti. Please, be honest with yourself. Siguro tanong nyo, oh nga ba, bakit ba talaga mas mahal ng nanay, ng anak ang nanay kaysa sa tatay? Hindi po sa lahat ng pagkakataon yan, ha? May mga pagkakataon, mas mahal naman po ng bata yung tatay kaysa nanay. Kataon lang daw po, mas madalas ang nanay. Okay, para mas maintindihan nyo buti, may kukwento po ako sa inyo. Ito po yung usapan ng isang tatay at isang anak. One time po, tinanong po nung tatay yung anak ng ganito. Ito po umasag ko. Unang tanong, sabi ng tatay, anak, kapag Pasko, sino nagbibigay ng regalo sa'yo? Sagot po yung bata, eh si Santa Claus po. Okay. Pag birthday mo, sino nagbibigay ng regalo sa'yo? Sagot na naman po yung bata, eh di ang ninong at ninang ko po. Tanong na naman po yung tatay, kapag natutulog ka, sino nagbabantay sa'yo? Sagot na naman yung bata, eh di yung guardian angel ko po. Okay, tuloy. Next tanong, sabi ng tatay, kapag oras ng pagkain, sino nagpapakain sa'yo? Eh di si nanay po. Kapag ikaw ay may sakit, okay, sino nag-aalaga sa'yo? Sagot po ng bata, eh di si nanay din po. Sabi po nung tatay, kaya pala, wala akong silbi sa'yo. Medyo masakit, pero may konting katotohanan na meron, konting digano katotohanan. Pero may laman po yung usapan ng nanay at tatay. Kaya balik po tayo sa tanong ng bayan. Bakit nga ba? Gusto ko po i-share sa inyo ang 4 na dahilan bakit maraming anak parang mas mahal lang nanay kaysa sa tatay. Okay, ha? Dilinawin po natin ito, ha? Number 1. Mas madalas, si nanay kasi ang nasa bahay. So, dahil madalas sa bahay si nanay, feeling ng mga bata as si nanay nagmamahal sa amin kasi palagi namin siya nakikita. Si tatay parang hindi kami mahal dahil wala siya palagi. Nagkatrabaho kasi. Kumisa naman, pareho sila nagtatrabaho, kumisan mas maaga umuwi si nanay kaysa kay tatay. So, yun ang nangyayari. Pangalawang dahilan, pag nangyayari ito, mas madalas kasama ng mga anak si nanay kaysa kay tatay. Kasi nga, mas madalas sa bahay si nanay, hindi gano'n si tatay. So, lalo napapamahal po yung bata sa anak dahil may bonding sila ng nanay niya. No. Mas madaling makausap at kausapin daw ang nanay kaysa kay tatay. Sabi na maraming bata, kumisan na parang hirap kausapin ni tatay eh. Kumisan, pagkakausapin mo pagdating sa trabaho, pagod, ang hirap kausapin. Si nanay nasa bahay, mas madaling
kausapin at si nanay pag sinabihan mo ng problema hindi ganong nagagalit, si tatay mas mabilis magalit. So kaya mas napapalapit talaga yung mga bata sa nanay. Dagdagan natin, number 4. Mas expressive ang nanay kaysa kay tatay. Medyo alam na po natin, generally speaking po, mas emotional at expressive ang babae, ang lalaki hindi gaano. Pero may mga pagkakataon naman po, baliktad, yung lalaki expressive, pero yung babae po yung hindi. Pero kadalasan, yung babae po expressive. At malaki pong nagagawa ng pagiging expressive sa pagmamahal. Ano po yan? Dagdag ko po. Number 5. Mas madalas yakapin ni nanay ang anak kaysa kay tatay. So feeling ng bata, niyakap siya ni nanay, mas mahal ako ng nanay ko. Si tatay, di ako niyayakap, o minsan lang ako yakapin. So siguro di ako mahal ng tatay ko. Pero hindi ibig sabihin, hindi talaga mahal. Kung minsan talaga hindi la expressive si tatay katulad ni nanay. Dagdag ko pa ho. Mas madalas po sabihin ni nanay sa anak na I love you kaysa kay tatay. So again, yun, hindi lang po nadadamay pagmamahal ni nanay eh. Nadidinig pa. Kaya feeling ng bata, mas mahal ako ni nanay, so dapat mas mahalin ko si nanay. Si tatay naman po, hindi naman ibig sabihin nun na hindi siya, ayaw niya sabihin I love you. Kaya lang kung minsan nahihirapan siya, hindi siya sanay, kaya ganoon po nangyayari. Kaya lalong napapamahal si anak kay nanay. Dagdag ko pa ko pa ito. Mas madalas po si tatay ang nagdidisiplina kaysa kay nanay. So, anong nangyayari po, bihira na nga makita si tatay. Pag nagkita pa sila, disiplina pa usapan, sermon pa usapan. So, lalo pong nalalayo yung puso nung bata kay tatay. Kung isa pa nga ho, ganito mangyayari. Magkasama si nanay at si tat, si anak. Nagkamali si anak. Ano sabi nung nanay? O, mamaya mag-usap kayo ng tatay mo. Siya na bahala. Sa iyo mag-usap kayo. So, again, magkasama na sila, pero hindi pa rin nagpaparusa. Nagdidisiplina yung nanay. Nagdidisiplina pa rin yung tatay kahit wala doon. So, lalo pong napapalayo yung puso nung bata sa tatay. Pangwalo, dahil sa ganitong sitwasyon, mas madalas natatakot po ang mga anak kay tatay kaysa kay nanay. Yan lang po ang ilan sa mga dahilan bakit maraming anak parang naging mas mahal nila ang nanay nila kaysa tatay nila. Pero lilinawin ko lang po, hindi po ibig sabihin ito na si nanay lang ang nagmamahal sa anak. Di po, mahal din po ni tatay si anak. Kaya lang kung minsan hindi niya ito napapadama ng tama sa isang pagkakataon na hindi nararamdaman ng bata o ng anak. Ano po nangyayari? At kung minsan, kaya naman nangyayari to kasi kung minsan di natin kilala kung sino talaga yung tatay natin. At kung minsan di natin alam yung kanyang trabaho at ba't niya ginagawa to. Siguro po, subukan natin kilala din. Sino ba si tatay? Sabi po na isang poem, what is a dad? A dad is someone who wants to catch you when you fall, but instead picks you up, brushes you off, and let you try again because he loves you. A dad is someone who wants to keep you from making mistakes. Ayaw niya magkamali kayo. But instead lets you find your own way, even though his heart breaks in silence when you get hurt, because he loves you. Ito, maganda. What is a dad? A dad is someone who holds you when you cry, scolds you when you break the rules, shine with pride when you succeed, and has faith in you even when you fail. Why? Because he loves you. Sino ba si tatay? Yung taong araw-araw natatrabaho, hindi nagireklamo, para matustusan ang pangangailangan ng pamilya. Pagkain, pangrenta, pangtuition, pangbaon, pati pangload sa cellphone, pang sapatos, pandamit, at marami pang iba. Pero ito masakit. Nasasabihan pa na walang oras sa pamilya. Sino ba si tatay? Yung taong minamahal ang kanyang trabaho, binibigay ang todo dito. Dahil natatakot siyang mawalan ng pagkakakitaan at magdusa ang kanyang mga mahal sa buhay. Pero nasasabihan din siyang hindi niya mahal ang pamilya. Sino ba si tatay? Yung taong sobra ang pagmamahal sa kanyang mga anak. At gusto niya itong mapabuti ang kanilang kinabukasan. Kaya dinidisiplinan niya ang mga ito. Kahit nasasaktan din siya habang ginagawa niya ito. Pero nasasabihan siya ng kanyang mga anak, hindi mo ako mahal and I hate you. Sakit, ano? Kaya ang payo ko sa mga tatay ay ito. Mga tatay, sana kahit ganun, kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan sa pagpapalaki ng iyong mga anak,
At kung minsan hindi nasusuklian ng iyong pagmamahal, huwag kayong susuko na patuloy maghanap ng paraan para maging mas mabuting tatay. Mga nanay naman po, sana maghanap kayo ng paraan para mas mapamahal ang iyong anak sa kanilang tatay. Kahit kung minsan mayroon silang pagkukulang, kasi po, nagkakamali naman po tayo. Pagkakamali tayo, gaya ng tatay natin, nagkakamali, nanay natin, nagkakamali. Mga anak, payo ko. Kung hindi man naipadama ng iyong tatay ang kanyang pagmamahal sa tamang paraan, sana ipadama mo naman ang iyong pagmamahal sa iyong tatay. Sana, mga anak, pakisabi naman sa iyong tatay na galing sa puso, Daddy, I love you. Kung minsan po, parang ang tibay-tibay pagkalakas-lakas ng ating mga tatay, pero sa totoo lang po, minsan nangihina lang sila. Nangihina rin sila. Kaya lang kaya nila pakita nangihina sila dahil baka feeling nila yung panghihina nila, lalo kayong manghina dahil feeling niya dapat palagi siyang malakas para mapakita sa inyong kaya natin ang buhay. Sana maintindihan niyo po yan. Sa lahat po ng tatay, a blessed Father's Day to all of you. Ito po ang payo ko sa mga nakapanood ng video na to. I-share niyo po ito sa ibang tao para yung mga anak na hindi gano'n napapahalaga ng kanilang tatay, pahalagaan po nila. At padala niyo po sa mga tatay, sapatong paraan ho para batiin niyo sila ng Happy Father's Day. Kaya kung nakatulong po ako sa inyo, sana ipasin niyo naman pong video na to sa iba. Like and share Vic Garcia Facebook. For more videos like this, go to our YouTube channel, Vic and Aveline Garcia. Click niyo po yung subscribe, notification, share para mas maraming pong tao ang makapanood ng video na to. Dahil naniniwala po kami sa tulong po pasa mo, natulungan ka na, makakatulong ka pa. Sana po itong turo ko ipasa mo ay ipasa niyo po sa iba. Magbabalik pa ang tulong ko pasa mo.